lungsod sa ilalim ng dagat. Saan matatagpuan ito? Tara, alamin natin sa channel na kung saan lahat ng nalalaman ko ay ibabahagi ko sa inyo. Well, yo, what's up guys? Yes, it's me again, Kablog. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga lungsod o cities na nasa ilalim ng dagat. Yes, mga Kablog, nasa ilalim sila ng dagat. Well, marahil nagtataka kayo, lungsod sa ilalim ng dagat. Yes, mga Kablog, totoo. Kaya kung interesado ka sa mga istoryang katulad nito, ay click mo yung subscribe button at bell button dyan na magkatabi para naman updated ka kapag may mga bago tayong mga video. Tara, simulan na natin. Noong tayo ay bata, madalas tayong makarinig ng mga kwentong patungkol sa mga sirena at syohoy. Minsan ay napapaisip tayo kung meron nga ba talagang mga naninirahan katulad na lamang ng nasa ilalim ng dagat. May mga naririnig tayong mga kwento patungkol sa isang syudad na lumubog sa dagat. Ang syudad na lumubog ay sinasabing Atlantis. Madalas na rin nauugnay ang kwentong ito sa mga palabas katulad na lamang ng pelikulang Aquaman. Pero kung iisipin nga naman, nakakamangha kung tunay ang kwentong ito. Pero alam nyo ba mga kablog, na meron talagang mga natagpo ang syudad sa ilalim ng dagat, katulad na lamang na tinatawag nilang Atlantis. Kaya mga kablog, aalamin natin ngayon ang mga kilalang lugar na natagpuan sa ilalim ng dagat sa buong mundo. Unahin na natin ang Parco Sumerso di Baia, Area Marine Proteta. Mapupuntahan ng underwater city na ito sa Baia, Italy. Isa itong parke na protected area ng Baia Marina. Ginawang pasyalan ng lugar na ito upang maging panghatak ng mga turista. Nakakamangha ang underwater experience na maranasan mo kung ikaw ay makakapasyal sa lugar na ito. Maraming pwedeng gawin sa lugar, katulad ng pagsakay sa mga rubber boat at mag-dive kasama ang professional na scuba divers. At kung ayaw mo naman mag-dive, mayroon silang glass bottom boat na pwede kang sumakay upang makita ang kagandahan ng underwater city. Well, dumako naman tayo sa Pavlo Petri. Isa ito sa pinakamatandang underwater city na natagpuan at nadiskubre sa lugar na ito noong 5,000 taon na ang nakalipas. Ito ay matatagpuan sa Laconia sa Peloponnese, Greece. Ilan din sa mga paniniwala na dito nagmula ang paggamit ng mga textiles dahil sa yari sa textile ng mga gamit na natagpuan dito. Natagpuan ding may 15 na gusali ang makikita sa lumubog na dagat na lugar na ito. Punta naman tayo sa Antir Hodos. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa Egypt na malapit sa Alexandria Harbor. May paniniwala na ang syudad na ito ay may pumapailalim dahil sa naganap na malakas na lindol noong 40th century. Taong 1996 pa naman na nadiskubre ang lugar na ito. May kita sa lugar na isa itong palasyo na gawa sa marmol, ang mga sahig. Pinaniniwalaan ding ginawa ito ng 3rd century na ang may-ari ay si Cleopatra. Makikita din sa lugar na ito ang palasyo ng Daimonium na si Mark Antony. Ang Yonaguni Monument naman ay isa sa madalas puntahan ng mga professional scuba divers sa mga lugar na ito. Marami ang nagsasabi na ang makikitang malaking monumento na makikita sa Japan ay gawa ng mga tao at ang iba naman ay nabuo na lang sa mga ilalim ng dagat. Isa rin itong pinakamatandang estruktura na ginawa bukod sa piramid ng Egypt. Sinasabing halos 10,000 taon na rin ang nakalipas nang magawa ang mga makikita dito. Natagpuan ang lugar na ito noong 1986 mga kablog. Well, dumako naman tayo sa Atlitiam. Ang Atlitiam, isa ding napakagandang diving spot. Ang lugar na ito dahil sa mga magagandang tanawing makikita sa lugar na ito. Ang underwater city ay sinasabing nagawa noong 6900 o 6300 BC.
Sa pagsisisid, sa ilalim may makakita ka ng mga ribulto, gusali at mga libingan na may makikita pang mga labi na mga tao, katulad na lamang ng mga kalansay at mga bungo. Nayon nito na may pinakamalalim at pinakamalawak na nadiskubre sa baybayin ng Mediterranean. At ang lalim nito, mga kablog, ay umaabot sa 36 hanggang 39 feet. At ang lawak naman nito ay umaabot sa 60,000 square meters. Ang mga ebidensya na nakalap ay patunay na ilang kabuhayan dito ng mga tao noon. Ang pangingisda, pangangaso at madami pang iba. Pero mga kablog, pamilyar ka ba sa Stonehenge, yung malaking bato sa England? Kung saan mayroon nito, katulad sa Atlitium. At tungkol naman sa paglubog nito, ayon sa teorya ng mga eksperto, ay dahil raw sa tsunami dulot ng pagputok ng bulkang Etna. O anumang dahilan, ay talaga nga naman mga kablog ay nakakamangha ito. Well, dumako naman tayo sa Lion City. Taong 1959 naman nung natagpuan ang lugar na ito. Ngunit nakaligtaan ng mga tao ang underwater city na ito ay makikita sa lawa ng Qiandao sa bansang China. Taong 2011 ay muling nakita ang underwater city na ito na may lalim ng 130 feet. Ang lugar ay may makikita ang mga hagdan na may yari sa kahoy at ang gusali naman ay yari sa mga bricks. At alam nyo ba mga kablog, ang Lion City o Sicheng ay kakaiba sa mga underwater cities. Ito ay sinadyang palubugin noong 1969. Kinailangan kasing mag-imbak ng tubig sa Qiandao Lake upang mapagkunan ng tubig at kuryente. Pero bago ito lumubog mga kablog ay marami nakatira dito. Pero gaano nga ba ito kalawak? Aba, kung matatansya mo sa iyong isip ay 62 times ng football field ito. Kaya naman, ito ay nagsilbing tourist attraction ngayon. Well, syempre, nariyan din ang Duarca. Sinasabing nagawa ito noong 9,000 at 12,000 na taon pa ang nakalipas. Matatagpuan ang lugar na ito sa Madsang India at may lalim itong 70 feet. Sinasabi ng mga nakadiskubre sa lugar ay may nakita silang mga kalye at gusali at mga pader na gawa sa bato. Ang Duarca ay tinatawag na subtropical desert o mainit na lugar dahil dito ay nasa low latitude dito. Bagaman dahil sa ganda nito, nagmistula itong beach sports upang maisulong ang aero at submarine sports. Mga kablog, kung ako ay tatanungin ay parang nakakatakot nga naman talagang sumisid sa lugar na ganito. Pero talaga nga namang extreme experience kapag nagawa mo ito. Sa Huesca, Spain naman mga kablog ay nagmistulang dagat dahil sa pagtatayo ng isang reservoir. Well mga kablog, ang reservoir ay isang ginagawang lake na kung saan pinagkukunan ito ng tubig. Well, mabalik na tayo sa ating topic. Ngayon ay maaari mo pa rin makita, kahit nalubog na ang lungsod, may mga ilan sa mga gusali na makikita lamang sa ibabaw ng tubig. Ang Medjano ay lubusang nalubog noong taong 1969, bunga ng reservoir na itinayo sa lugar. Bagaman ang balita ay hindi na ipublish sa oras na iyon, ang mga naniniraan sa nayon ay kailangan umalis sa kanilang mga tahanan habang binubuksan ang reservoir ng walang babala. Ang lahat ng gusali ay nawala sa ilalim ng tubig maliban sa kampanilya ng kampana ng 17th siglo ng Nayon. Makikita pa rin ito mula sa itaas ng tubig ng reservoir ng Medjano. Number 9, ang Sunke City sa Cuba. Ang dating presidente ng Cuba na si Fidel ay humingi ng tulong sa maraming kumpanya, kabilang ng Advanced Digital Communication, upang hanapin ang mga lumubog na barko noong panahon ng Kastila. Nasabi ay puno daw ito ng kayamanan. Pero di nila ito akalain na noong 2001, hindi nila akalain na ibang kayamanan pala ang kanilang matatagpuan. Gamit ang kanilang solar equipment upang mahanap ang mga ito, nakita nila ang mga estrukturang bato na parabang bumubuo sa dating syudad. Mahigit 2,200 feet ang lalim nito. At kung pyramid nga ang kanilang natukasan, ayon sa kanila
na mas malaki pa raw ito sa pyramid ng Egypt. At ang panghuli, number 10, ang Port Royal. Dating kilala na makasalanang syudad ang pugad ng Port Royal ng mga pirata. Kilala rin ito bilang daungan ng mga kalakal. Pero dahil sa malakas na lindol ay halos 2/3 ang lumubog dito. Nang maganap ito ay halos 2,000 tao ang binawian ng buhay. Ang sabi dito ay kabayaran daw ng mga kasalanan ng mga tao dito. At ang nakakamangha pa dito, kahit patuloy pa rin ang paglubog nito, ay buo pa ang mga estrukturang nasa syudad nito. At kung gusto mo naman makita ang mga na-recovered na kagamitan, ay bumisita ka lang sa pambansang museo ng Jamaica. Ikaw, anong pipiliin mo kung saan mo gustong sumisid at pumunta at bakit? Paki-comment naman sa baba at paki-share na rin sa iyong kaibigan upang tayo ay dumami at mas marami pa tayong mga nakakamanghang mga kwento ang bibigay ko sa inyo. Maraming salamat. We out.